Loves, kung wala kang magandang surprise ngayong Valentine's Day, salamat na lang. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Sir Kone. At narito naman po tayo sa aking vlog. At special po ito dahil Valentine's Day, no? At alam ko magiging maganda itong kwentuhan natin dahil we will talk about love, no? Pero bago ako mag-start, gusto ko munang batiin, o no? Or shout out kay Sir Marjun Jam, no? Isa po siya sa mga subscriber ko sa YouTube, no? At nag-comment siya sa isa sa mga vlog ko at sabi niya, "Sir, pa-shoutout naman, no?" At aminin ko, Sir Marjun, tuwang-tuwa ako dahil sa mga katulad mo na hindi naman tayo talaga magkakilala, no? At ngayon sasabihin ko, na-appreciate ko po yung mga pag-recognize ninyo, no? And I hope nakatulong itong mga vlog na ginagawa ko. Kaya Sir Marjun Jam, maraming salamat, no? At baka magtataka kayo, no? Bakit Valentine's Day tapos itong background ko ay mga helmet, no? At alam niyo naman na ako ay nagbebenta, no? Meron kaming business, no? Kasama ko yung aking bayaw, no? Yung Motodox, no? Yung motorcycle gears and accessories. At syempre, dahil Valentine's Day, meron po kami po-promote na helmet, no? Ito yung ating couple helmet, no? Yung music, no? Ng Zebra. Mura lang to, no? 2,900, no? Kaya ito yung baka mapag-isipan nyo, no? Magandang regalo sa mga taong nagmamahalan ngayong Valentine's Day, di ba? Kaya i-avail nyo na, no? Blacklock, ano yun eh, na nalalanta, no? Kaya ito, makinig kayo, sasabihin ko, pinaka-safe na isusuot ng taong nagmamahalan ngayong Valentine's Day. Up, hindi yung iniisip mo. No? Kundi helmet, no? Lalo pa yung mga nag-ride sa atin diyan na mga lovers, no? Yan po to, no, yung blue, yung music white and blue, at ito naman po ay yung music pink and white. So 2,900 lang, no? So message po kayo sa Motodoc. Yan, no? Kaya ito po yung background, di ba? Ano to? Kasi meron mga couple shirt, no? At kung ano, couple shoes, no? Pero baka naghahanap kayo ng couple helmet. Meron dito. Okay. So, yan. Itong Valentine's Day, no? Alam ko, maraming mga gusto natin maging sweet, di ba? No, marami tayong mga taong makikitang magde-date. Ewan ko lang ngayong pandemic, no? And hopefully, wala tayong makikita mga nagmamahalan na pupunta kung saan sa ang lugar, no? Na kung saan silang dalawa lang ang ano, nakakaalam, 'di ba? Kaya una, gusto ko simulan, no? Meron akong dalawang tanong na dapat sagutin natin, no? Kung tayo ay papasok sa relasyon, no? At ito yung tanong ko, no? Yung, bakit ka ba nagmamahal? Di ba? At pangalawa, ano yung dahilan or ano yung reason mo kung bakit ka magmamahal or bakit kailangan mong pumasok sa relasyon? Di ba? Yung iba kasi ay nalulungkot daw dahil wala silang kadate ngayong Valentine's Day. Pero ito lang sabihin ko sa inyo, ha? Baka maganda yan. Kaysa naman sa pinilit mo na meron kang kadate ngayong Valentine's Day, eh hindi naman totoo. Baka matulad ka dun sa kanta na isang linggong pag-ibig. Gusto mo ba yon? Di ba? Na imbis na maging good memory, no, or memories ang mabuo mo, eh baka matroma ka pa. Di ba? O, ngayon, sige nga, sagutin nyo, bakit ka ba nagmamahal? Sige, mag-isip ka muna. No? O, mag-isip ka na. Okay? Sige. Ako ibibigay ko, no? Pinag-isipan ko rin na matagal yan, no? Tinanong ko rin yung sarili ko, ano, bakit nga ba ako nagmamahal? At bakit hinahanap ko na magmahal? Alam niyo kung bakit?
Because it is our nature to love. Because from the beginning, we were created because of love. Tayo ay nilalang ng Diyos dahil sa pagmamahal. Di ba pinaka-basic? Yung mga bata, yung mga anak. Di ba pag tinanong, no, bakit nabuo yung batang yan? Bakit? Because there is an action. At ano yung action na yon? Love making. Di ba? Sa medyo mas brutal nating term is, di ba, nag-sex yung isang lalaki at isang babae. Pero pinakas magandang term na ginagamit doon is love making. So, dapat malinaw yon, no? Na ginawa nyo yon because of love. No? At totoong love. Di ba? Hindi yung, ano ba, nalasing? Sige nga, yung mga nandito, yung mga nakikinig. Gusto nyo ba na sasabihin sa inyo na ikaw ay nabuo dahil sa kalasingan? Ikaw ay nabuo dahil sa, ano ba, na napikot? O di ba? Or, di ba? Or napilitan? Di ba mas maganda ikaw ay nabuo dahil ikaw ay bunga ng pagmamahal? Kaya yung nature natin ay magmahal kasi tayo ay ginawa dahil sa pagmamahal. No? At yung pangalawa namang question, no, ano yung reason, ano yung dahilan? No? Dapat meron kang maayos at malinaw na reason kung bakit ka papasok sa relasyon. Dahil kung ang gusto mo lang naman is magkaroon ng boyfriend or girlfriend, di ba? Eh, tingnan ka sa ano, baka sa Lazada meron ng for rent, no? O baka meron ng pwede diyang available, di ba? Pero hindi kasi ganun ang tunay na pagmamahal. Eh. Di ba? Makinig kayo, ah. Importante itong sasabihin ko sa inyo. Kung hindi sa pagbuo ng maayos at masayang pamilya ang ending ng pagpasok mo sa relasyon, salamat na lang. Di ba yung uso ngayon, no? Salamat na lang. Kung hindi tayo ganito, salamat na lang. No? Kaya, itong Valentine's vlog ko na ito, I'm sorry, no? Hindi ito para lang pakiligin kayo. Baka mamaya merong nakikinig dito eh. Baka mamaya maghiwalay pa kayo ng boyfriend mo or ng girlfriend mo dahil baka mamaya may ma-realize ka sa buhay. No? Kaya nga, yun yung gusto kong itanong eh. Balikan mo ulit. Ano ba yung reason mo kung bakit pumasok ka dyan sa relasyon na yan? Kaya kung hindi naman pagbubuo ng pamilya, ng maayos na pamilya ang ending niyan, eh tingnan mo, di ba? Kung ang hanap mo lang ay kiligin, di ba? Marami ka lang sasayangin sa buhay, no? Magsasayang ka ng oras, magsasayang ka ng pera, no? Magsasayang ka ng panahon, di ba? Nang ending pala ay hindi naman pala totoo, no? Baka ang term natin diyan ay ano, sabi nga ng estudyante kong composer, no, baka harutan lang 'yan, no? Baka landian lang 'yan, 'di ba? Sakit naman noon, no? At ang malupit noon, no, tumagal kayo tapos harutan lang pala. Okay? No? So importante yung questions na 'yon. Dapat masagot niyo muna 'yon. Bakit ka nga ba talaga nagmamahal? At ano nga yung reason mo kung bakit ka nagmamahal? Ngayon, meron akong ipapayo sa inyo. Yan, no? At especially sa mga estudyante ko na nakikinig, no? Kinig kayo sa akin, ha? Gusto-gusto nyo pinag-uusapan yung pagmamahal, pero hindi nyo naman naiintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagmamahal, no? So, una kong payo, no? Maging mabusisi sa pagpili ng taong mamahalin. Di ba? Kung sa, di ba? It's a big decision in life. No? Parang ganito yan. Tattoo. Di ba? Pwede ba yung pagka nagpatattoo ka tapos pag ayaw mo, pabura mo na? Di ba? Hindi eh. Kung ikaw yung magpapatattoo, iisipin mo muna ng maraming beses. Di ba? Kung pwede nga matulog ka muna, panaginipan mo, di ba? Bakit? Ano bang ipapatattoo mo? Di ba? Dapat symbolic yun eh. May meaning yun. Yung design pa nun. Di ba? Magpapatattoo ka ba dyan ng dahil trip mo lang? No? O kaya sasabihin mo sa tattoo artist, o sige, ikaw magtattoo, bahala ka na dyan. Eh kung ganun ka magpapatattoo, eh baka, di ba, wala kang, baka maging regrets mo yan sa buhay. O eto pa, kung bibili ka ng sasakyan, di ba pag-iisipan mo muna ng maigi, ano bang bibiling ko? Pick-up? Poche? Di ba? Ano, SUV? Ano ba so? Gasoline? Diesel? Di ba? Ano ba, automatic? Manual?
Anong kulay? Puti? Itim? Silver? Nakita niyo yun! Ang daming options! Hindi naman pwedeng sabihin mo na ayan, okay na. Eh, hindi ah. Ay, magkano mga sasakyan ngayon? 100,000s. Diba? Oh, million. Kaya minsan dapat isipin mo muna, ito pa talaga yung kailangan kong sasakyan? Ito ba yung gusto kong sasakyan? Ito ba yung komportable akong sasakyan? Para saan ko ba gagamitin itong sasakyan na ito? Kasi baka mamaya, bumili ka ng sasakyan, tapos pang, ano, pang di-display mo lang, o pang, di ba, hindi mo naman magagamit sa buhay. Hindi naman pala siya swak doon sa lifestyle mo. Eh baka madi-fit lang yung purpose kung bakit ka bumili ng sasakyan. Nakuha nyo? Kung yun nga ay pinag-iisipan natin ng matagal. Di ba? Ano pa kaya yung pagpili ng taong mamahalin? At ang ending dapat, kasi ang gusto mo, ito yung taong pakakasalan mo at makakasama mo habang buhay. Kaya pag-isipan nyo ng maigi, no? Kaya ang pinaka-safe, ano eh, yung at least 3 years. Makinig ah. At least 3 years na mag-boyfriend, girlfriend. At kikilalanin nyo yung bawat isa. Bakit? Kasi, iba yung relasyon nyo nung kayo ay nagliligawan pa lang. Iba yung relasyon nung kayo ay bagong kilala pa lang, di ba? Sabi nga eh, yung first 6 months ng relationship nyo, heaven pa yan eh. Di ba? Malit yan sa date ninyo, mapapatawad mo yan. Nakuha nyo? Pero after nun, yung mga pumasok sa relasyon, naniniwala ba kayo? Nag-iiba yung ugali ng karelasyon natin, di ba? After a year, nag-iiba siya. Diba? Hindi na siya kasing sweet ng dati. At totoo to, ah, kahit nung mag-asawa na kayo, iba pa rin talaga nung nagliligawan kayo, iba pa rin nung mag-boyfriend-girlfriend kayo, at iba na nung mag-asawa kayo. No? Ako, may asawa na ako. At yung asawa ko ay girlfriend ko nung high school pa. No? At in 9 years kaming mag-boyfriend-girlfriend. Imagine 9 years, ah! Sobrang tagal, di ba? Kung tutusin ka, pwede mo na sabihin kilalang-kilala ko na siya or kilalang-kilala niya na ako. Pero sasabihin ko sa inyo, no? Nung kami ay kinasal, meron at meron ka pa rin malalaman. Diba? Meron ka pa rin madidiscover at meron pa rin siyang madidiscover sa akin na minsan ay hindi mo gusto. Diba? At in the end, minsan sasabihin mo, kung alam ko lang, diba? Sana hindi na lang kita pinakasalan. No? Diba? Yung mga ganung term, no? Nasasabihin niyo sa bawat isa. At ito'y masakit, no? Sa exam ng mga students namin, no, meron kaming question doon na, are you in favor of divorce? At alam niyo kung ano yung malungkot? Sumasagot yung mga estudyante na they are in favor of divorce. Bakit? Kasi raw, aanihin pa yung magsasama yung mag-asawa kung maghihiwalay din naman. Diba? Kung sasaktan din naman pala ng lalaki yung babae or hindi naman sila magiging faithful sa isa't isa. Kaya nga ito yung gusto kong sabihin. Bago kayo magpakasal at bago kayo manumpa sa harap ng Diyos, tanungin nyo muna yung sarili ninyo. Ito na ba talaga yun? Diba? O, pinakamadali. Diba kung ikaw ibibili ng sapatos sa mall, ikaw ba yung tao na kapag punta mo sa mall, nakita mo yung gusto, bibili? Hindi ba hindi? Anong gagawin mo? Iikutin mo muna yung buong mall. Isusukat mo yun. Bakit? Ito yung masakit. Bumili ka ng sapatos, hindi ka umikot. Tapos pag ikot mo, makikita mo the same shoes. Tapos ano? Discounted sa kabilang store. Diba? Basta ako lang sasabihin na sayang. Sana kung nagtyaga lang ako. Diba? At nung naikot ko na yung boom store, saka mo ngayon balikan kung ano talaga yung gusto mo at kung saan ka makakatipid. Diba? O saan yung swak yung budget mo? O bakit? Para hindi mo pagsisihan. No? Yung pagpasok pa kaya sa relasyon, hindi mo pag-iisipan ng matindi. No? Kaya yung una kong payo, maging mabusisi sa pagpili. Diba? Kilalanin mo na siya. Kasi meron kayong mga turn-ons at saka turn-off. No? Eh kung yung mga turn-off mo sa kanya ay hindi mo na kayang, diba? O, ulitin ko, salamat na lang, diba? Maghiwalay na kayo. Okay? Kasi pagka kayo ay kinasal, mamahalin mo lahat. Weaknesses, di ba? Pati yung mga flaws niya sa buhay, mamahalin. Okay? So, yan ang una kong payo, ha? Pangalawa ko pong payo, no? Ito, effective to. Try to imagine. No? Sabi nga ni Einstein, di ba? Mas maganda yung imagination kaysa dun sa intelligence.
kapag ang tao ay marunong mag-imagine, di ba? Mas matalino yun. Ito. Sige, simulan natin. Kunyari, wala kang boyfriend, girlfriend. Crush. Meron kang crush? Sige. Isipin mo yung crush mo. Tapos pumikit ka. Tapos try to imagine. Yan, sige. Ngayon, pumikit ka ngayon. Habang nakikinig ka sa akin, gusto ko pumikit ka. Try to imagine. Na, tignan mo siya habang nakapikit ka na sa iyong imahinasyon. Ito ba yung tao na gusto mong makasama habang buhay? Ito ba yung tao na kapag kagising mo sa umaga, eh ito yung mukhang makikita mo? Diba? Ito ba yung tao na magiging payapa ang buhay mo kapag kasama mo siya? Ito ba yung tao na ma-excite kang mabuhay araw-araw kapag kasama mo siya? No? At isipin mo to, in 5 years, in 10 years kaya, in 20 years, no? Pag matanda na kaya kayo, siya pa rin ba yung tao na kapapanabikan mo na makita at makasama araw-araw? Sige, dilat mo yung mata mo. Ano? Kung medyo napangiwi ka, ako nang sabi sa inyo, pag-isipan nyo muna. Diba? Kasi kung sa imagination pa lang ay hindi na siya naging, hindi mo na na-picture ng maayos, mag-isip ka muna, mag-doubt ka muna, walang masama sa pagda-doubt. Diba? Kung ako tatanungin niyo, may asawa na ako. No? 9 years na kami mag-boyfriend, girlfriend, at almost 14 years, 13 to 14 years na kaming kasal. No? Kasi kinasal kami 2007. No? Pero sabihin ko sa inyo, no? Pag sinusundo ko siya, at nakikita ko siya, alam niyo, parang tumatalon pa rin yung puso ko at na-excite pa rin ako nakikita ko siya. Hindi ako nagsasawa sa kanyang sabihin na maganda siya, no? At niyayakap ko pa rin palagi siya. At hinahalikan, 'di ba? At ito yung palagi kong paalala, 'di ba? Yung madaling ma-in love pero mahirap mag-maintain. 'Di ba? At in love pa rin ako sa kanya hanggang ngayon kahit asawa ko na siya. No? So, nakuha niyo, no? Imagine niyo. 'Di ba? Ito ba na talaga? 'Di ba? Kasi baka mamaya yung ganda kasi nawawala yan eh. Yung kaseksihan nawawala yan. Even ngayon kabaitan nawawala. Pero kung kaya mong panindigan na wala akong pakialam. 'Di ba? At mamahalin ko pa rin siya. Kaya yung asawa ko pagtatanong niya ako palagi, ano, tumataba na ba ako, sumapaya? So, lagi ko sinasabi sa kanya, I don't care. 'Di ba? Basang sigurado ako mahal pa rin kita. Tumaba ka man, pumayat ka man, o ano man ang mangyari sa'yo, mamahalin kita. No? At malaking tulong, di ba? Sa pagganda at sa pagguwapo ng isang tao kapag siya ay nakakatanggap ng totoong pagmamahal. Okay? No? Imagine. Imagine nyo muna. Okay? And last. Yan. Itong last, actually dalawa to, no? Tawagin natin tong love packages. 'Di ba? So ibig sabihin kapag ito ikaw ay pumasok sa pag-ibig or pumasok sa relasyon, ito 'yung mga bagay na hindi mo pwedeng kunin ng isa-isa, ng separately. Hindi 'to katulad ng bike na pwede mong i-assemble na bibili ka muna ng batalya, ng gulong, ng ano, 'di ba? Tapos magkakaroon ka ng bike. No. Ito ay dapat isang set siya, 'di ba? Parang cellphone. Meron bang time na bibili ka ng pabili nga ako ng cellphone, battery muna. Susunod ko na may bibilihin yung charger, tapos ako na bibilihin yung cellphone. 'Di ba hindi? Pag once na bumili ka ng cellphone, package na kagad siya, 'di ba? Meron na kagad cellphone, meron na kagad charger, 'di ba? Oh, gagamitin mo na siya. SIM card na lang ang kulang, 'di ba? Oh. So, ito yung mga packages, love packages. First set. Kinig, ah? Oh. Right time, right place, right person. Pag isa lang doon ay sablay, alanganin niyan. Okay. Right person, totoo, mahal mo siya. Right time, nasa tamang edad kayo. Pero yung right place, meron kayong gagawin na mga bagay na hindi naman tama. Question, is it the right place? Gawin ka na example, motel. Pupunta yung magsyota sa motel. Ang motel ba is a right place para puntahan ng magsyota? At anong gagawin ng magsyota sa motel? Di ba? So,
may question na kagad. Is it moral? Is it good or not? Diba? So, right person? Right time? Oo naman. Matanda na kayo. Pero hindi siya right place eh. So, baka may question pa rin doon. Okay. Diba? Right person. Diba? Yung right place ay dapat saan ba? Sa kwarto o diba? Pero yung age nyo, hindi naman tama. Diba? Sabi mo, girlfriend ko to, boyfriend ko to. Pero, question, kaya ko na ba talagang panindigan yan? Hindi naman kayo kasal. Diba? Oh. Pero ito yung mas masakit. Diba? Right time, right place. May opportunity. Pero hindi naman siya yung taong mahal mo at hindi naman siya yung taong makakasalan mo. Bakit mo ibibigay yung mga bagay na hindi ka naman pala sigurado? Kaya ang ending natin, nabibigo tayo at nasasaktan. Tapos ito ah, tapos lalo yung mga babae, magsisisi sa buhay, tapos sisisihin lahat ng lalaki. Kayo mga lalaki po kayo, maluloko. Diba? Eh, paano yan? Eh, kayo naman mga babae, diba? Hindi naman kayo nag-isip. Diba? Oh, hinayaan mo na mangyari ang mga bagay na yan. Oh, pero tignan nyo ha, kung yung tao yung nagmamahalan oh, ay talagang nagtimpi, diba? At nasa tamang panahon, nakapag-ipon na sila ng pera, they are matured enough, nagpakasal. Right person, right time, right age, diba? Ano yung pinakamagandang age? Hindi ko alam, ako kinasal ako 24 years old. Ewan ko, napakabata pa yun or napakatanda. Right place. Diba? Bakit? After nun, anong tanong ng mga tao? Saan ang honeymoon? Bastos ba? Diba hindi? Sige nga, ngayong Valentine's Day, magtanungan nga kayo, meron bang magulang na magtatanong sa kanyang anak na babae? Anak, saan kayo pupunta ng boyfriend mo? Ha? Ano ba kayo? Magpapalawan? Or magbe-beach ba kayo? Or mamamasyal kayong dalawa lang? Di ba parang napaka-awkward? Pero kapag ang taong mag-asawa, di ba, tatanungin pa nga eh, saan kayo nag-honeymoon? Di ba? Bastos ba? Hindi. So, lagi tatandaan ha, right time, right place, right person. Second set ng love packages. O, ito, mas mabigat. Okay? Hindi siya pwede pag-iwahiwalayin. Love, sex, marriage. Anong ginawa natin? Kinuha nyo na naman siya separately. Di ba? Bawasan nyo ng isa yon. Alanganin na naman tayo sa pagmamahal. Di ba? Alisin mo yung love, sex, and marriage. Imagine, kung ikaw yung babae, anong tingin mo sa sarili mo? Hindi ka pa maawa sa sarili mo? Ano ka parausan? Di ba? Nagpakasal ka sa isang tao na hindi mo mahal? Di ba? At ginagawa nyo yung mga bagay na hindi naman dahil sa pagmamahal. Ano yun? It's because of lust? Di ba? Kahit anong ganda mong babae. Di ba? O, ito. Mayaman eh. Secured ka eh. Pero tanong, mahal mo ba? Hindi na usapin ang pagmamahal. Di ba? Hala ka. Di ba? Sige. Pasok natin yung love. May love, may sex, walang marriage. Premarital sex. Di ba? O, wala kayong pinangahawakan. O, paano to? Mag-boyfriend, mag-girlfriend. Nagtalik. Nag-love making. Di ba? E paano yun? Nakuha na ni lalaki yung gusto niya doon sa babae. Binigay na ni babae yung ano. Ginawa nila ng maraming beses. And then, nagkatampuhan, nag-away. Anong ending? Maghiwalay. So, paano yun? Ito pa yung question. Paano na yung babae? No? Sorry for the term. But, you're not virgin anymore. Question. Paano yung lalaking magmamahal sa'yo? Yung susunod na lalaking magmamahal sa'yo? Di ba? Paano pa yung pride mo? Siyempre, mahihiya ka na eh. Bakit? Na ibibigay mo sana yung sarili mo doon sa taong mamahalin mo at para mapatunayan mo siyang minamahal, ay pakakasalan mo siya. Kaso nga lang, ibinigay mo yung sarili mo doon sa taong minahal mo na hindi naman pala nakatuluyan mo. Ah! Diba? So, it's up to you. Bahala kayo. Pero don't get me wrong, ha? Baka sabihin nyo, sir, paano yun? Kung, huwag kayong mag-alala, meron pa ng mga lalaki dyan na mamahalin ka pa rin naman at hindi naman niya nang titignan, eh. Diba? Pero, diba? Iba pa rin ang brand niyo. I'm sorry. Kung may pera ka,
at kaya mo nang bumili ng brand new, ba't ka bibili ng second hand? Bumili ka ng brand new. Tama ba ako? So, love, may marriage, pero walang sex. Ang lungkot naman nun. Diba? Bakit? Ang sex ay hindi siya masama. Hindi siya bastos. Diba? Siya sabi pa nga, sex is a gift from God. And because of sex, diba, naging co-creator tayo ng Diyos. Diba? No? Sabi nga eh, ano raw yung nagpapasaya sa tao? Alam niyo ba yung sex ang number two? O balamang tanong niyo, ano yung number one na nagpapasaya sa tao? It's music. Music. Diba? Zebra music. Diba? Music. Pangalawa, sex. So, ibig sabihin, masaya ba yung sex? Oo naman. Masaya siya. Bakit? It's an expression of self. Diba? Pero, gagawin mo yon with responsibility. With commitment. At paano lang magkakaroon ng responsibility and commitment? If you will do these things under the sacrament of marriage. Whew! So, I hope hindi ako nagiging bastos naman sa aking discussion, diba? Diba? Real talk. So, ulitin ko ha. Love, sex, marriage. It should be packaged. Right time, right place, right person. Ganun lang po kadali. Okay? Kaya sana, no, itong Valentine's Day, no, sana celebrate natin siya ng tama. Celebrate natin siya ng punong-puno ng pagmamahal, ng totoong pagmamahal, ng tamang pagmamahal. No? At alam ko, marami na mga nagbebenta dyan ng mga bulaklak, mayroong mga dates, dinner dates. Diba? Ako nga eh, diba? Nag-o-offer ako ng couple helmets, diba? Dahil Valentine's Day. No? Pero, kung akong tatanungin, ano yung pinakamagandang ireregalo nyo sa taong minamahal nyo ngayong Valentine's Day? Diba? Is yung maging karapat dapat tayo sa pagmamahal ng taong minamahal natin. At paano mangyayari yon? Ayusin natin yung sarili natin. Lagi ko sinasabi, karapatan ng matinong babae ang matinong lalaki. At karapatan ng matinong lalaki ang matinong babae. Ayusin niyo yung buhay niyo. Yun ang pinakamagandang ireregalo mo sa taong minamahal mo. No? Yung magkakaroon ka ng pangarap, magsusumikap ka sa buhay, magiging mabuti kang tao. Diba? Bonus na lang yung mga bulaklak na yan at kung ano mga regalo. Diba? Yung maging worthy tayo sa taong minamahal natin. Diba? Hindi tayo magiging pabigat sa kanila. Diba? No? O, yun ang pinakamagandang regalo. At kung meron namang pinaka-sweet na gagawin nyo ngayong Valentine's Day, hindi po mag-cuddle-cuddle, no? Hindi po mag-loving-loving, no? At mag, ewan ko na kung ano pa yung mga kasweetan na alam nyo. Alam nyo kung anong pinaka-sweet na gagawin ng tao nagmamahal ngayong Valentine's Day. Is, pumunta kayo ng simbahan. Or pumunta kayo sa isang place na kung saan safe, no? Yung hindi kayo makagawa ng mga bagay na kung ano-ano, di ba? Mga, alam niyo na yon, di ba? Tapos, etong gagawin nyo. Is you will write a vow to each other. Di ba? Baka sabihin mo sa taong may amaya, pwede ba sa Valentine's Day, may request ako, pag nag-date tayo, nag-dinner tayo, pwede ba magbasahan tayo ng vow natin sa isa't isa? Di ba? Diba, yun yung gusto ko, yung pagkakasal. Nung kinasal kami, walang ganun eh. Pero sa 25 years namin, gusto ko ikasal ulit kami ng asawa. At may request ako. Yung gusto ko yung meron kaming mga personal vows na sasabihin sa isa't isa. Maliban doon sa vow na talagang sinasabi namin during the mass. No? Diba? Ano yung pangako nyo sa isa't isa? Diba? Ako naalala ko merong isang Valentine's Day nung kami may boyfriend-girlfriend pa nung asawa ko. Alam niyo ko nang ginawa ko sa kanya. Wala naman akong pera eh. Pero nag-date kami, kumain kami. Pero alam niyo ko nang ginawa ko, kinantahan ko siya. At alam niyo kung ano yung kanta na kinanta ko sa kanya. Sa ano kami noon? Nasa SM. Nasa food court. At magkatapat kami ngayon. Alam niyo naman yung mga lamesa sa food court. Diba yung bakal doon na ano, no? Tapos Valentine's Day, no? At kinantahan ko siya. Alam ko, college pa ako noon eh. Alam niyo kung ano yung kinanta ko sa kanya. Kung familiar kayo doon sa kanta ng Panunumpa
no? Pang ano siya eh, no? Church song siya, no? Pero ganito yung kanta na yun, no? Ah, ikaw lamang ang pangakong mahalin sa sumpang sa iyo magpakailan pa man. Yeah. Kung tutusin, di ba napaka-corny? Pero bakit ko ginawa yun? Kasi totoo yung pagmamahal ko sa asawa ko. At mahal ko siya. Wala akong pakialam kung corny yan. Basta ang alam ko kung ano yung lyrics ng kantang yun, yun yung gusto kong sabihin sa kanya. Di ba? At gusto ko, hanggat kaya ko, mamahalin ko yung asawa ko kung paano ko naramdaman yung pagmamahal ng Diyos. No? So, muli! Naku, maraming salamat. And happy Valentine's Day to all of you. At may request lang po ako, no? Malapit na po ako dun sa isa sa mga goal ko sa as a vlogger, no? I hope natulungan niyo ako sa mga nanonood, no? Please subscribe to my channel, no? Nasa 800 plus na. Kunti na lang ho, no? Makaka 1,000 subscribers na po ako. Sana po yung mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe, no? And please, no? Like, share, and subscribe to my channel. Sorry ko din, no? Maraming salamat, no? And love is in the air. Okay? No? At kung hindi naman totoong pag-ibig yan, salamat na lang. Paalam. Malak-alak kayo ng baby ko? Malak-alak. Ang hayak na sang yaka atin eh, oh. Malaki-laki! Malaki-laki! Aray! Ano ka na?